kakulitan. Ako nga pala si Mitch Elesterio. May bago akong ituturo sa inyo kung paano paggamit ng OBS. Tara, doon tayo sa monitor ko. Up, teka. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. At click mo yung notification bell para lagi kang updated sa bago kong i-upload. Tara, doon tayo sa monitor ko. So mga kakulitan, nandito na tayo sa monitor ko. Mabukas tayo ng browser. Ano bang browser ang ginagamit nyo? Yun ang bubuksan nyo. Kung saan kayo sanay. Tapos, sa type natin, OBS. OBS. Tapos, download. Tapos, mamimili kayo kung anong PC ang gamit nyo. PC or laptop. Ha? Pwede siyang sa Windows, pwede sa Apple, tsaka sa Linux. Pag na-install nyo na yan, open nyo na. Ako kasi hindi ko na kailangan mag-install kasi naka-install na to sa akin. Pagkatapos nating ma-install yung OBS, open lang natin siya. Ayan. Ayan ang kalalabasan niya, di ba? Ngayon, ako kasi may mga SIN niya. Dapat yung SIN niya, walang laman yan. Wala itong mga to. Eh, meron na isa akin, kaya gumawa na ako ng isang SIN. Ayan, SIN. Pag gagawa kayo ng ibang SIN dito, pindutin nyo lang yung plus sign. Tapos, yung sources, ito yung mga elements na gagamitin natin. Tulad ng mga camera, background, yung mga text na lumalakad, yung mga ganun. Pipindutin lang natin to. Tuturo ko sa inyo yung isa-isa. Pindutin natin tong add. Tapos, image. Lagyan natin siya ng background. Image. Tapos, ang ilalagay ko na lang ay para hindi ako malito. Alam mo naman ako. Yan. Tapos, browse. Kung anong pic ang ilalagay natin. Kung anong pic ang ilalagay nyo, ako ilalagay ko yung pic ko. Siyempre. Yan. Tapos, okay lang. Yan na siya, diba? Tapos, ano ko lang siya? Transform. Ah, hindi. Teka lang. Bago pala lahat. Ito kasi minsan to. Alam mo kung ano nangyayari dyan, mga guys. Nandito lang yan sa sulok. Nakaganyan lang yan. No? Aganyan lang yan. Nandyan lang yan sa sulok. Kaya minsan magtataka kayo kung bakit wala. Kasi nandun siya sa sulok. Kaya ang gagawin nyo sa kanya, pag ganyan, right click, transform, stretch to screen, yan. Para nakaganyan siya. Minsan kasi doon lang talaga siya sa dulo. Tapos, lock natin yung kandado. Kasi may lalagay pa tayo para hindi na siya gumalaw. Kasi pag hindi natin siya nilock, tapos may ilalagay tayong iba, magagalaw-galaw natin siya. Yan. Lock natin. Tapos, mag-add tayo ng camera. Plus sign, video capture device. Tatype ko, ilagyan ko pangalan, cam. Tapos, okay. Pusyan yung camera ko, malabo, di ba? Tapos, kung anong lalabas naman yan dito, kung anong camera nyo, mamimili na lang kayo kung anong camera ang gamit nyo. Ganun. Tapos, okay. Ayan na siya. Pero katulad ng sinasabi ko, minsan nandito lang din yan sa dulo. Pag nakaganyan siya, huwag niyong kakalimutan, transform, stretch to screen. Yan. Tapos, pag naka-stretch na siya, adjust niyo ulit para yung camera natin, kung gusto, ayaw mo sakupin lahat ng ano, kung may ilalagay ka pang mga anik-anik mo dyan, palitin natin yan. Yan. Ganyan siya. Yan. Tapos, ilalock natin ulit siya para hindi na siya magalaw-galaw. Kakandado natin. Yan. Tapos, kung ayaw mo naman makita yung mukha mo sa dyan, pinutin mo itong mata. Sarado mo. Yan. Pag naka-slash na yan, ibig sabihin, hindi ka na makikita niya. Yan. Kahit itong background mo, kung ayaw mo. Yan. Ako, ilalock ko na lang yung camera ko kasi madilim. Madilim ang paligid. Ganun. Tapos, gusto natin ng
text na naglalakad-lakad dito. Nag-scroll-scroll siya. Right click, pwede tayo sa add, ha? Pwede rin yan dyan. Or, pwede tayo dito sa plus sign. Tapos, text. Tapos, lagyan natin ng live. Para may palatandaan tayo. Tapos, sulat tayo ng welcome. Bahala kayo kung ano gusto nyo ilagay, ha? Welcome to my live. Yan. Tapos, palitan natin ng font. Ako, ginagamit ko eh, Arial Black. Hindi Arial na sabon, ha? Arial Black lang. Tapos, color. Ang color ko ay favorite color ko talaga green. Kaya lang kasi minsan ang hirap idikit yung green sa kulay na ano yun. Try ko yung green. Ang maganda siya to. O diba masakit siya mata? Palitan natin. Pag magpapalit kayo ulit, right click, properties, ano lang. Ibublokan na lang siya. Yan. Tapos, transform natin ulit ng stretch. Kasi mas maganda i-adjust pag naka-stretch na siya eh. Adjust natin. Dito. Yan. Ganyan. Tapos, kung gusto mo naman siya lumalakad-lakad, nag-scroll, right-click, filter, palitin ko lang ito. Filter plus scroll. Tapos, yung scroll niya, pwedeng up and down. Ganun. Tapos, pwedeng pakanan. Ay, pakaliwa pala. Ito, pakanan. Baligtad, diba? Yan. Pwedeng ganyan. Tapos, default, para bumalik siya dati. Yan lang. Yan, kung gano'ng gusto mo kabilis. Yan. Tapos, guys, tingnan nyo ha. Halos magkadikit yung live tsaka yung welcome. Ganito ang gagawin natin ulit. Magra-right click tayo, tapos properties. Yung sa dulo ng welcome, magba-backspace tayo. Ay, mag-space tayo. Dalawa. Hindi pala backspace, space pala. Yan, pwede natin adjustin. Yung mukha mo dyan hindi makikita. Tama, lalabas natin yung camera. Nakaharang siya, di ba? Kaya ang gagawin natin, pag ganyan, tanggalin natin yung lock ng camera. I-lock natin muna itong live natin. Yan, tapos yung camera natin, iibabaw natin. Hihilain mo sa taas. Tanggalin mo yung lock. Yan, kaibabaw ka na, di ba? Tapos, bawasan natin to para dito galing sa camera mo. Yan. Ganyan siya. Ulit, ha? Pag nakailalim yung mga anik-anik nyo, dito nyo siya hihilain. Dito. Ililipat nyo siya ng pwesto. Ganyan. Tapos ito, a-adjustin natin para hindi na sa ilalim. Nandito lang siya galing sa dulo. Yan. Tapos, lock natin ulit. Yan. Welcome to my live stream. Pwede din naman natin. Pag gusto nyo ilipat yan, tanggalin nyo yung lock. Angat nyo dito. Kung ayaw nyo dun. Tapos, hilain natin dito. Yan. Tapos, lock natin ulit. Tapos, gusto nyo maglagay ng frame. Frame ulit dyan. Pindutin natin yung plus sign. Image. Lagay natin frame. Frame 3. Kung may mga frame kayo dyan, pwede nyo lagyan yan. Ako nandito sa desktop. Yung frame ko. Yung ginagamit.
para nag-ELS ako. Yan. Yan ang gagamitin natin. Diba nakaganyan siya? Gawin natin. Right click, transform, stretch to screen. Okay. Tingnan natin. Okay na ba siya? Ngayon, parang gusto ko siyang hilain kasi majongit. Diba? Ihilain natin siya pababa. Para mag-fix lang ng konti. Post sa gilid. Post sa kabilang gilid. Yan. Tapos lock natin. Siyempre yung camera natin, nawala na naman yung camera natin, diba? Nasaan na yung camera natin? Nawala na. Andito. Natakpan. Tatanggalin natin yung, bubuksan natin yung kandado ulit. Tapos labas natin yung mata. Ngayon, pinutin natin siya. Yan siya. Hilain natin siya dito. Kasi nadaganan na siya eh. Yan. Diyan na siya ulit. Tapos, okay na yan. Pwede ka na ulit mag-live. Pwede ka nang mag-ano. Tapos, ito yung volume. Volume ng audio mo. Volume ng mic. Tapos, pwede mo siyang pindutin ito. Right click. Advanced audio properties. Yung mic ng camera mo or may sarili kang mic. Ganyan. Kung ayaw mo gamitin yung mic ng camera mo, off mo na lang. Tapos, yung sa desktop mo, kung may sound ka, ganun. Okay na yan. Guys, sana may natutunan kayo sa tutorial ko ah. Abangan nyo yung susunod na tutorial ko kung paano gumamit ng OBS sa live. Don't forget to like and subscribe. Thank you sa panonood.